ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran, ang ibang mga sinyales na makikita sa ating mga mukha na ito ay makapagsasabi na ang taong ito ay yayaman o magkakaroon ng magandang kapalaran. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakichat na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghaya naman po natin ukol sa pamahiing na kaugnay ang mga paniniwala ng mga matatanda ukol sa mga iba't ibang hayop na pinaniniwalaan na ito ay makapagdadala sa iyo ng swerte o kamalasan. Kit kung madam kang makinig, tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba na may mga iba't ibang pamahiin o paniniwala ang mga Pilipino ukol sa mga hayop na makapagtutulot ng swerte at ito ay depende sa sitwasyon gaya na lamang na kapag raw ikaw ay nakakita ng gagamba sa gabi, ito raw ay may dalang swerteng paparating para sa mga taong nakakakita nito. Pero kabaliktaran naman ito kung sila ay nakita mo sa araw dahil malas ang ipinapahiwatig nito ayon sa pamahiin. At kapag naman ang gagamba ay nakita mong nahulog at nakabalik muli sa kanyang sapot, ito ay nangangahulugan na may magandang balitang paparating na talagang ikaw ay masisiyahan. At ito naman ay kabaliktaran na kapag nakita mo ang gagamba na nahulog mula sa kanyang sapot at ito ay hindi na nakabalik pa, ito ay isang malas na tanda dahil ayon sa pamahiin na kapag nakita mo ito, nangangahulugan na ito ay magkakaroon ka ng hinagpis sa iyong pamilya. At para naman sa isang taong manunugal, kapag siya ay nakasalubong ng isang butiki, habang siya ay papunta sa isang sabong, ito ay nagpapahiwatig ng isang malas na tanda. Dahil siguradong siya ay mamalasin at matatalo lamang. At kabaliktaran naman kung ang ahas ay kanyang nakasalubong o makita sa daan, dahil siguradong swerte ang hatid nito sa kanya. At narito pa ang ilang ibig sabihin ng mga hayop ayon sa pamahiin. Alam niyo rin ba na kapag ang isang pusang napupunas ng kanyang mukha, ito ay nangangahulugan na may darating na bisita o panauhin. At kapag naman ay maririnig mo na ang aso ay tumatahol sa gabi, lalo na kapag ito ay umaalulong, ayon sa pamahiin, ito ay nagpapahiwatig na nagsisipaglibot na ang mga masasamang espiritu. At kapag naman raw ay nagsipag-ingay ang mga palakas sa tag-araw, o di naman kaya ay nagliliparan ang mga gamugamo sa gabi, ang ipinapahiwatig nito ay malapit ng umulan. At alam nyo rin ba na iwasan nyong magsalita ng masasakit na salita sa mga hayop, lalo na sa daga? Oo, at alam natin sila ay peste at nakakadiri nga naman, at lalo pat ito ay nakikita natin sa loob ng ating pamamahay. Pero ingat lamang sa ating bibitawang salita, dahil baka ikaw ay kanilang dalhan ng salot o kamalasan. At narito naman ang dapat mong gawin na kapag ikaw ay nakabili o bumili ng mga piik, ilibot mo ito sa iyong bahay ng 7 beses upang hindi ito malikaw o mapunta kahit saan. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. May basehan man ang pamahiing na kaugnay o ang mga paniniwala ng mga matatandang ito ukol sa mga hayop ay kini po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanamang. Basta tandaan lamang po natin na kung gusto natin yumaman o swertein sa buhay o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay, ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. At sa oras na tayo po ay natatakot, nangangamba at nawawala na po ng pag-asa, ay huwag lamang kaligtaan na tumawag lamang po sa ating Diyos Ama dahil siya pa rin po ang mas makapangyarihan at mas nakakaalam ng lahat. Dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran.
Kung kayo po ay may mga suggestion o reaction o nais na idagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. At syempre bago po tayo magpapaalam, ay nais muna nating alamin ang ating mga buhay pag-ibig, ang ating kapalaran, kung tayo ba ay suswertihin o mamalasin sa ating mga love horoscope ngayong linggong ito mula August 17 hanggang August 23. Para sa mga taong Aries, may mapapansin kang kakaiba sa kilos ng iyong kapareha. Hindi mo ito dapat ipagsawalang bahala. Dahil ang maliit na bagay na ito sa ngayon ay may posibilidad na lumaki at makakaapekto sa inyong relasyon sa hinarap. Ang iyong mga maswerteng numero, 10 at 20. Para sa mga taong Taurus, ay hindi masasayang ilang taon ninyong pinagsamahan dahil lamang sa iba. Malaki pa rin ang tiwala nyo sa isa't isa, lalo ka na. Ibinigay mo na ang lahat sa kanya, kaya umasa ka na wala nang makakahigit pa sa iyo sa puso niya. Ang iyong maswerteng numero, 15 at 30. Para sa mga taong Gemini, ngayong araw ay magbabalik-tanaw ka sa mga pinagdaanan niyo ng iyong asawa. Mapapangiti ka, mapapasimangot, at mapapailing na lang sa dami na pala ng iba't ibang sitwasyon na hinaharap ninyong dalawa. Ang iyong mga maswerteng numero, 12 at 21. Para naman sa mga taong Cancer, maguguluhan ka kung ano ba talaga ang tunay na damdamin para sa iyo ng taong minamahal mo. Minsan kasi ay sweet siya at ramdam mo ang pag-aalan niya, pero minsan din ay tila wala siyang pakialam sa iyo. Ang iyong maswerteng numero, 4 at 29. Para naman sa mga taong Leo, matapos ang pamamahinga sa stress, ay muli kang daratna ng problema sa iyong buhay pag-ibig. Yung akala mo ay okay na at nasa ayos na ang lahat, ay hindi pa pala. May mga bagay ka pang kailangang linawin. Ang iyong maswerteng numero, 24 at 34. Para sa mga taong Virgo, ay hindi ka magbigo sa nais mong mangyari sa inyong relasyon. Mawawala ang agam-agam mo na baka hindi ka niya pagbigyan. Dahil sa araw na ito ay siya mismo ang mag-open up tungkol sa ninanais mo. Ang iyong maswerteng numero, 46 at 49. Para naman sa mga taong Libra, ang suportang matagal mo nang hinahanap sa iyong karelasyon ay makukuha mo na rin ngayon sa wakas. Hindi mo na ito inaasahan sa kanya dahil sawa ka na rin maghintay, kaya't magugulat at masusurpresa ka na lang. Ang iyong maswerteng numero, 18 at 24. Para naman sa mga taong Scorpio, ay wala kang dapat ipag-alala sa iyong kapareha na malayo ngayon sa iyong piling. Alam mo na kahit saan siya magpunta, ay kaya niyang dalhin ang sarili niya dahil marunong siyang dumiskarte sa buhay, lalo na sa trabaho. Ang iyong maswerteng numero, 66 at 69. Para naman sa mga taong Sagittarius, mapait man ang mga pinagdaanan mo sa iyong buhay pag-ibig, ay tama lang na hindi ka sumuko. Dahil ipipigay na sa iyo ng langit ang kagustuhan mo. Isang relasyon na masaya, tahimik at punong-puno ng pagmamahal. Ang iyong maswerteng numero, 22 at 33. Para sa mga taong Capricorn, ang bagay na ayaw mong malaman ng iyong kapareha ay matutuklasan niya ngayon. Kaya't kakailanganin mong mag-isip ng magandang alibay para malusutan ito dahil makakaapekto ito sa inyong relasyon. Ang iyong mga maswerteng numero, 20 at 40. Para sa mga taong Aquarius, ay wala kang pagsisihan sa inyong naging desisyon na ipaglaban siya at ang iyong relasyon. Dahil matapos ang unos, ay makikita niyo na rin ang baghari sa inyong pagsasama at maging masaya na rin kayo sa wakas. Ang iyong maswerteng numero, 70 at 83. At ang ating panghuli ay para sa mga taong Pisces, ay wala kang mapapala kung mas pakikinggan mo ang sinasabi ng ibang tao kaysa sa taong minamahal mo ng labis. Kailangan mong ibigay ng buo ang tiwala mo sa kanya kung ayaw mo na masira ang relasyon nyo dahil sa iba. Ang iyong mga maswerteng numero, 60 at 64.
Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!